Tingnan na po natin, no, habang nasa Quezon pa ang ating usapan. Kasama natin ngayon partner ang governor ng Quezon Province dahil ikatlong landfall lang bagyong Paeng doon po tumama. Kasama natin Governor Helen Tan. Governor Helen, good morning. Kumusta po ang balita sa inyo? May mga latest update po ba? Yes, Sir Danny and Ma'am Rica. Well, itong post-disaster assessment natin mukhang napakalaki ng naging epekto din. Ang kabuuan po ng aming lalawigan ay naapektuhan, no? At bukod doon sa narinig ko yung nire-report tungkol sa Real Infanta natin and Nacar, yung Hina areas. Pero din tayo kagabi na nag-collapse na bridge, no? Bantilan Bridge in Sariaya, Quezon. Kasi nga nagkaroon din ng landfall dito sa Sariaya, no? Late in the afternoon. At ngayong very early ako kanina, tinignan natin yung buong tulay ay wala na, no? Nag-collapse talaga. So ito po ay bridge connecting San Juan, Batangas to Candelaria, Sariaya, and Lucena City. So hindi po na madadaanan itong lugar na to. Marami din pong biyahero ang dumadaan dito kapag ayaw nila ng traffic sa Maharlika Highway. Dito sila sa going Batangas, Star Tollway exit ng Ibaan, tumadaan. So ito yung isang major na infrastructure na nasira sa amin. Bukod sa ilang mga barangay, no, like mga spillways, hanging bridge na nagkaroon na ng sira. And of course, yung flooding natin and landslide. Per report early in the morning, late night pala, ng DPWH Quezon First, yung Infanta Road ay hindi passable because of the mga landslide, no? And ngayon pa lang sila mag-start ng clearing. So, as a whole, ay affected agricultural province kami. So, mamaya po may rapid assessment, may council meeting kami. Gathering data ang ating mga local governments ay municipal governments hindi pa po makakapagpadala sapagkat ngayon pa lang po sila nagba-validate. As to evacuees naman ay umabot po tayo ng kulang-kulang 50,000 individuals and more than 15,000 families, no. As to casualties, wala pa po kaming natanggap na report, no. Itong bumagsak, nag-collapse na bridge, kaya very important na mababaan ko just to confirm sa kapitan kasi walang signal sa kanila. Na wala, may bahay po kasi na nadala, no? Parang natibag daw yung lupa, no? Big portion and yung mga houses na nakabuild doon, kahit yung mga konkreto, daladala din. So good thing po naman yung mga tao ay nakaalis, no, na wala po doon sa bahay. So kinonfirm nung kapitan na wala naman pong nadala doon sa mga bahay na ito. Governor, sorry, matanong ko lang din po yung ano ninyo, collapse bridge po kanina na inyong nasabi. Major passageway po ba ito, ma'am? Yung Bantilan Bridge. Bantilan, yes po. National highway po ito, no. But this is an old bridge made of trusses, I think, steel truss. It was built 1950. The initial information I asked, 1952. Yun yung nakita kong data from Second Engineering District ng DPWH. No, so talagang hindi po ito madadaanan at hindi mabilis makakagawa ng alternative route, no? But we have naman a primary route natin, yung Manila South Road is Maharlika Highway. So, pwede pa rin pong dumaan dyan. Po, yun pong dadaan po ng Lipa, Patria, San Antonio, and Chao. Wala naman palang na-cut-off na lugar dahil dito, Governor. Kasi, Governor, yeah, kasi itong South Road, ito madalas ko rin dinadaanan to kapag pupunta akong Bicol. So ibig sabihin itong Bantilan Bridge nasa Sariaya, hindi naman siya kasama nung parang Maharlika Highway na strip, no, kung saan talaga yung major road going to Bicol. So passable naman ho yung mga nagbabalak na pumunta pa beyond Quezon ho, di ba? Papuntang ano? Yes po.
Okay. Yes po, itong Maharlika Highway currently po naman, gabi kasi ano dito eh, may mga pagbaha sa Sariaya, Candelaria, Chaong. But wala naman pong ulan na ngayon, although madilim makulimlim. Passable po siya, no, itong Maharlika Highway. Okay, Governor, pag sinabi niyo yung damage yung Bantilan Bridge, how long would it take kung major passageway pa rin ho ito? Ano ho ba siya? Malaki ho ba yung ano niya, na pagkukumpuno yung gagawin kailangan dito ng DPWH o ng local government? Sir Danny, they need to build a new bridge. Kasi nag-collapse po the whole bridge. So hindi na talaga pwede magamit. So matagal na rin. I don't know lang sa engineering how long will it take no, to construct. Ang importante, hindi naman nga po maapektuhan. But it will cost Maharlika Highway more traffic. No? Kasi nung binuksan po itong Ecotourism Road in Lucena City, yes, going to Sariaya and then San Juan, ito po ay nag-decongest ng ating mga sasakyan dito sa Manila South Road, no, sa Maharlika Highway. Kaya siyempre, magiging babalik na naman po yung ating mga biyahero back to Maharlika Highway. So kung gaano ka-traffic ngayon, I'm sure madodoble na naman po yung traffic dito sa Maharlika Highway. Yun yung magiging impact po nito, no, na nakasaray ito, itong Mandilan Bridge. Po, na nag-collapse po ito, no. Oo. Matanong ko lang, Governor, sinabi nyo 50,000 individuals kanina ang na-evacuate. For now ho ba, they will remain in the evacuation center o maganda na ho ba ang panahon ngayon at they can move back or may mga pagbaha pa rin na hindi sila makakadaan o mga putik pa? Yun pong ating mga evacuees, yung iba bumabalik. But from last meeting po namin gabi with the mayors, ang advice ko po sa kanila is to make sure na safe. Kasi ang hirap po kasi yung landslide na nakakatakot dahil po sa haba ng panahon, halos isang linggo po dito sa Quezon umuulan eh, na yung mga hindi naman bahalang, malambot ang lupa, nakakatakot lang. So I'm sure unti-unti na pong nagbabalikan yung ating mga evacuees sa mga bahay-bahay nila. But yun nga, we want to make sure na pagbalik ay safe po sila. Governor, kanina po may report yung aming si Jeff Caparas at na-mention po niya na may nakita daw po na isang pasintabi na lang po, no, isang putol na paa. At wala pa pong update mula sa police regarding this? Wala po, no. Wala pa po tayong update diyan. Wala nga pong na i-report na casualties, no. We're praying sana wala, no, dahil marami po kaming mga island barangays and isolated barangays na talagang walang signal sa kanila. So ngayon, dahil medyo maganda-ganda ang panahon, hindi umuulan, lalabas po yung mga yan at hahanap doon sa signal, sa areas na may signal, saka pa lang sila magpo-forward ng mga reports, no? So itong maghapong ito, we'll be gathering data at doon po natin malalaman. And we'll ask the PNP for an update. Pamayang hapon po, meron po kaming rapid assessment meeting sa lahat po ng bayan, 41 municipalities and ating mga concerned agencies. So, hingi po tayo ng report from PNP kung may nakapagbato din sa kanila from kung hindi man dito sa aming lugar ay may mga information regarding po diyan. So, Governor, speaking of signal, would you say wala naman tayo naging problema sa signal issue sa buong kalalawigan ng Quezon? At pati ho yung power, hindi ho ba tayo nagka-problema sa kuryente? Actually, kahapon, almost 80% ng Quezon walang kuryente, no? But slowly, nag-restore na sila. Mm-hmm. But, Sir Danny, marami pa rin pong walang kuryente as per report ng mga tao. Yes po, yung mga malalayong lugar po natin, like Bundok Peninsula, slowly hindi po lahat ng municipality ay nakapag-restore na. Okay. So, ito po ay supplied by electric cooperative. So, nag-clearing pa po kasi sila ngayon. Kaya baka mga a day or two siguro, may experience yung iba na talagang merong maraming sira na mga wire, no?
So, yun po. But as to signal naman, may communication kami. Luckily, meron po tayong communication. Kaya, mabilis po yung updates na nakukuha natin from the ground sa ating mga partners sa mga municipal government. Governor, before we let you go, meron din po tayong mga tourist spots in Quezon. May mga beach din po dyan. Wala naman pong nahirapan itong mga nakaraang araw dahil po sa Bagyong Paeng? Yeah, ito po, mag-gather kami ng data, no? Kasi tama po kayo, marami na tourist destination dito. So, hindi pa po namin alam yung damages as of now. So, maghihintay po kami ng report ng ating mga municipal government. Opo. Okay po. Maraming salamat, Governor. We'll get more updates from you as the day progresses. Ingat po kayo, ma'am. Salamat, Governor. Thank you. Maraming salamat po sa inyo.